Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po si Chef Birdsky. Ngayon po makikita ninyo yung mga ingredients na yan. Nakita niyo po sa lamesa. Yan, lahat po ng iyan. Ito po, papakita ko na sa inyo kung anong ginagamit kong gatas. Yan po. Meron po tayong baking powder. Tapos meron tayong baking soda. Baking soda po. Yan ang baking soda. Tapos gagamit tayo ng egg yellow food coloring. Nagamit din tayo ng ube. Yan po, ube food coloring. Violet po. Tapos bahala na po kayo kung anong gusto ninyong cups na gusto ninyong gamitin. Mayroon po tayong malaki. Tapos meron tayong mini na puto. Yung maliliit lang po. Yan o. Kaya na po bahala kung anong gusto ninyong gamitin. Tapos tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng puto. Ito pong puto na to, gawa po to sa harina, all-purpose flour. Tikman nyo po, masarap kayo ito. Tapos meron tayong vanilla. Vanilla, meron din tayong margarine. Karamihan sa gumagawa sa puto, hindi nila siguro alam kung bakit nilalagyan ng mayonnaise. Ito po ang ating sikretong sangkap. Dagdag kaalaman na naman. Sa mga FB friends ko, sa mga kamag-anak ko, pwede niyong gawin to pang business. Ito po marami at saka malaki ang tubo. Depende sa presyuhan tsaka sa bentahan sa inyo kung paano niyo bebenta to. Kasi ako, pag itong maliliit ang ginamit ko, bali 6 na piraso is 10 pesos po ang bentahan dito sa Boracay. Pag ganito naman po, ang bentahan ko nito sa 6 is 50 pesos. Palaki, 6. Bala na po kayo mag-adjust o kalahati lang lagay ninyo. Sa kalahati nito, kalahati lang lagay nyo. Pero ito talaga 3/4 sa maliliit. 3/4 ang lagay ninyo. Ngayon po, umpisahan natin kung paano ko ginagawa. Sa isang lagayan, sa isang bowl po, saan kayo mag-mix ng inyong puto. Ng puto cream, creamy. Ito po, dito po, ang unahin nyo po ilagay dito yung, excuse, ito, 6 na itlog, 6 po na itlog, kukunin ninyo dyan. So, 6 na itlog, ilagay nyo po dito, muna, unahin nyo yung 6 na itlog. Tapos sa swak po, ang ginagamit ko kasi 2 pack, aray po, laglag, 2 pack na swak. Sa isang pack po na swak, imimix po ninyo yung swak dito sa baso. Isang baso po na ganito. Siguro mga, ano po to, mga 1 cups. Yung tubig niya hanggang dito. Yan po. 1 cups na po yan. Yung tubig niya. So sa 1 cups po na yan, kasama na po dyan yung tubig at saka yung ating swak. Isang pack lang po. So kung 2 pack ang gagamitin ninyo, 2 cups din na tubig dito nyo ilalagay. Yan po. Pero kailangan yung tubig ninyo i-adjust nyo na lang kasi mayroon pa po kayong itlog, tapos mayroon pa kayong tubig. So, ang unahin nyo po muna, kalahati lang po muna nito sa isang pack nito, kalahating cups muna na tubig. Lagay nyo lang dito, kalahati lang po muna para sigurado tayo. Okay? So, sa 3 cups po ng all-purpose flour, 3 cups ng all-purpose flour, 2 pack na swak na gatas, powder, milk powder, tapos bali, ang total po niyan, bali 1 cups, bali 3/4 na rin, 1.5 cups na tubig, gamitin nyo na lang. 1.5 cups na tubig para sa 2 ganito, para sigurado kayo. Excuse. Tapos dito po sa asukal, ang gamitin nyo pong asukal dito sa 3 cups ng all-purpose flour, ito pong asukal ang gamitin ninyo, bali 8 tablespoon. 8 spoon pong gamitin nyo, 8. Hindi na pong masyadong matamis yan. Ngayon, depende sa inyo kung anong gusto nyo pong tamis, kung pang ano, pare sa pansit, medyo tabangan nyo konti, huwag masyadong matamis. Okay? So, sa mayonnaise naman po, imimix po namin yung mayonnaise.
So, sa mayonnaise po, ang gamit ko po dyan, bali, dalawang kutsara po ginalalagay ko niyan sa tatlong cups na all-purpose flour. So, dito, kayo po, bahala kayo kung anong gusto nyong brand ng mayonnaise, pero mas masarap talaga yung Lady's Choice, pero mahal po yun. Hindi po po ang ano yun. Ito po, okay lang naman din siya. Excuse. Tapos, itong mga ano natin, margarine. So, ito na po, bali, yung margarine po natin, ginagawa ko po dyan, dalawang tablespoon din po sa margarine. Dalawang tablespoon, ang lagay po ninyo. Tapos, ang ating vanilla. Ang vanilla po, bali, dalawang kutsara din yung nalalagay ko dyan. Dalawang kutsara. Tapos, ang baking soda po natin, isang kutsarita lang po ang lalagay ninyo. Isang kutsarita. Tapos, ang baking powder po, pwede pong isa't kalahating kutsara, pwede rin pong isang kutsara ang lagay ninyo sa baking powder sa ating puto. Tapos, meron tayong food coloring na yellow. Meron din tayong violet. Ito po. So, yan po, ginagawa ko po niya. Minimix ko kasi, hindi ko po minimix yung dalawang kulay. Ginagawa ko yan, pagka nakagawa na po ako ng isang, ito na po, ginawa ko. Yan. So, wala pa pong kulay yan. So, pag yan po ilagay ko sa ketchup dispenser, ito po. Sa ketchup dispenser po, yan. Ito. Yan. Pag na-mix ko na po lahat ng ating ano ingredients dito sa kagaya nito, na-mix na. Na-mix ko na 'yan. Yung kalahati po ng ating minix, ilalagay po natin dito sa ketchup dispenser po na 'yan. Tapos yung kalahati dito naman po sa kabila. So pag nailagay na po natin dito lahat, yung itong minix natin, saka po natin lalagyan siya ng food coloring dito sa excuse. So okay na. Ito po, pag nilagay na natin dito ang mga minix natin na pangputo, so bali gagawin po natin, tsaka po natin siya ilagyan ng yung isang side, lagyan po natin ng egg yellow. Depende po sa inyo kung gusto nyo matingkad o ano, dagdagan nyo na lang po. Kung gusto nyo naman ng light lang, bahala kayo. Tapos meron yung kabila naman side, meron tayong ube, kulay na ube na puto. So nasundan po ninyo. So, yan lang po. Ang kailangan po ninyo laging meron kayong steamer. Yan po. Steamer. Tapos, meron kayong haluan. Harina. All-purpose flour po ang gamitin ninyo. Tapos, yung swak. Sugar. Ketchup dispenser po. Kailangan laging malinis yan. Mayonnaise. Tapos, meron kayong margarine. At saka vanilla. Baking soda. Tapos baking powder po. Tapos itlog. Huwag niyong kalilimutan ng itlog. Kasi pag wala kayong itlog, mapangit ang ginawa, babagsak yung ano niyo, yung puto ninyo, hindi siya maganda. I-try po ninyo to, pang negosyo ninyo, maganda po ang kita dito. Tapos i-ano niyo po sa mga birthdayhan, sa mga binyagan, o sa may mga okasyon, maganda po to, pang benta. Binibenta ko po to sa mga ano, may mo order sa akin mga bila-bilao dito sa mga puto. Thank you po, yan lang po. Sana huwag niyong pababayaan at lagi niyo pong suportahan si Chef Birdski sa channel po niya sa YouTube. Thank you po, maraming salamat. So okay, ito na po, tapos na ako yung minix ko natin na pang puto. Ito na po siya, yun o, sinalin po na siya, hinati ko po sa dalawa. Tapos nakita nyo sa ibabaw, tingnan nyo po mabuti. Diba? Yan. Ito po ang isang side. Ito ang ating egg yellow kulay, food coloring. At ito naman po ang ating violet, ube, kulay. So sa mga nagtatanong, dito nyo na makikita siguro, panoorin lang ninyo yung YouTube ko, channel Chef Birdski. Marami kayong matututunan dito. Ito na po yung dalawang yung minix natin. So, paano ko po ginagawa ang dalawang kulay sa isang putuhan? Makikita po ninyo yan. Sandali lang po. Yan. Ito na po tayo. So, ito na po yung minix ko. Yung violet natin. Kuha lang po kayo ng mahabang bagay na stainless na po pwede nyo pong ihalo dito.
Kasi mataas po yan. Kailangan abot po siya sa ilalim. Kahit hindi masyadong halo. Ayan o. Hindi masyadong nahalo yung violet natin. Tapos yung ating yellow, yan po. Hindi masyado rin nahalo. So, okay lang yan. Tapang naman na siya. Tapos, ang dagdag kaalaman po ngayon sa inyo, sa mga nagluluto, sa mga chef dyan, o sino mga nanay, tatay, o kuya, ate, na gustong magluto ng puto. Ang dagdag kaalaman po ngayon natin ay ang, eto po. Tingnan niyo po ang dalawa. Ito pong isa, pinunasan ko lang to ng tuyong basahan. Tapos itong isa, pinunasan ko rin po ng tuyong basahan. Tapos, pinunasan ko po ng margarin ang gilid. Yung isa, hindi ko pinunasan. Titingnan po natin yan. Lulutuin po natin. Papakita ko po sa inyo kung ano ang resulta sa ating dalawang yan. Kung ano nangyari dito sa pinahiran natin, sa minix natin na puto. Yan. Tapos, ano nangyari dito sa isa, sa pula. Pula ba ito? Maroon? O, ito, green? Titingnan po natin mamaya. Okay, yan na po. Papakita ko po sa inyo kung paano nagiging dalawang kulay ang isang putuhan ko. Ito po. Kita nyo ba dyan? Ito. Sinasabay ko po yung dalawa. Ito. Yung violet at saka ang ating yellow. Dito sa isang lagayan. Yan. Huwag po natin masyadong punuin. Yung isa, ganun din. Yan, mga hap-hap lang. Okay na po. So, makikita nyo yan. Lulutuin po natin kung ano magiging resulta sa dalawa. So, yan po. Habang inihintay natin yung ating steamer na kumulo, ilalagyan na po natin ito. Dalawa, sabayin po natin. Huwag po masyadong puno. Ito po, hindi ko pinahiran yung putuhan natin. Hurumaan. Yan. Kalahati lang. Okay. So, yan. Tignan mo ito sa kabila. Lagyan din natin to para dire-diretso na salang natin sa ating steamer. Yan po. So, pupuntahan po natin yung steamer natin kung kumukulo na para may lagyan na po yung dalawa. Para makita na po natin kung ano nangyari. Kung ano pagkakaiba ng dalawa. Pinahiran ng margarin. Yung hurmaan ng puto tsaka yung hindi. Kikita nyo ba dyan? Dapat makita nyo para alam nyo po yung gagawin ninyo para lagi nyo makikita. Yan. Kalahati lang po ng putuhan ng hurmaan ng lagyan ninyo. Yan. Yan. Okay. So, titingnan na po natin yung ano doon, kung ano na nangyari. So, ito na po yung ating steamer, kumukulo na. Yan o, kita nyo. Tapos yung apoy po, hindi po dapat masyadong malakas. May tamtama lang, medium lang. Tapos yan po, oh. Kita nyo. Kumukulo na yung tubig natin. Ilalagyan na po natin yung dalawa. Itong green yung pinahiran natin na margarin. Tapos yung isa, yung maroon hindi. Yun na natin. Ilalagyan natin. Hintayin lang po natin. Mga ilang minuto lang naman po yan. Pagkikita natin kung ano mangyayari dyan sa kanila mamaya dalawa pag naluto. So, ito na po ang ating mga puto na isasalang. Tingnan niyo po ang ganda ng kulay. Nagdagan natin ng apoy. Ayan ang liwanag yan. Ang ganda ng kulay, di ba? Dalawang kulay sa isang lagayan, o. Kita nyo na po kung paano ko ginawa yan, di ba? Kung paano ko pinagsabay siya. Kailangan meron kayong dalawang dispenser na po pwede yung isa rin dyan. Bahala po kayo kung anong gusto nyong kulay. Kung ano mga paborito ninyong mga kulay. Kung ano po. Kasi sa akin yan po yung napili ko. Mahilig kasi ako sa mga makukulay. Maganda sa mata, maganda sa paningin niya. So, ito na po. Tingnan nyo yung nangyayari sa dalawa. Ayan o. Kikita nyo ba? Hindi. Kaya hintayin na natin. Tingin ko. Tapos, dagdag kaalaman na naman po. Ito. Buksan na natin. Yan. Tingnan natin yung takip. Tingnan nyo nangyari sa dalawa. Malalaman nyo po yung puto ninyo kung luto na o hilaw. Tingnan nyo po. Ito. Itouch nyo lang sa gitna.
sa gitna niya, no, tas nyo. Pag nagbabump siya, yan, hindi siya lumubog, luto na po yan, ibig sabihin yan. Yan pong ibig sabihin ng puto pagka ganito, oh. Nagbabump siya, luto na po yan. So, pwede na po natin kunin. Okay, ito. Kunin natin itong isa. Yan. So, salang po muna natin to para hindi masayang ang ating tubig na mukulo. Salang po muna natin lahat. Ito. Para magkakasya lang po sa kanya. Yan, isa-isa. Yan. Kitang-kita nyo po kung paano ginagawa yung puto. Kasi, mas maganda po magkakaroon kayo ng idea at alam niyo po kung paano siya minimix at kung paano ko pinagsasabay yung dalawang kulay sa isang hurmaan. Ayan po. So, isa na lang. Isa na yan. Okay na. So, yan na po siya. Hintay lang po natin na maluto yan. Okay? So, balikan po natin yan. Ngayon, titingnan po natin kung ano na nangyari. So, ito na po. Kita nyo? Ano po ba ang gusto ninyo sa puto? Yung flat ang ibabaw? O yung umbok ang ibabaw? Yan. Mamili po kayo. Kung gusto nyo po ng flat, ganyan lang siya. Yan. Kita nyo, flat sa ibabaw. Ito po yung pinahiran natin. Tingnan nyo nangyari. Oh. Kita nyo, nangyari sa kanya. Tumaas siya. Kasi pinahiran natin. Ibig sabihin, pag alsan niya, dumulas siya. Yan. Ito namang isa, hindi natin pinahiran. Tingnan nyo po ang ganda ng pagkaumbok niya. Kitang-kita nyo na alsado talaga siya. Diba? So, yan po yung pagkakaiba ng dalawa. Kita nyo? Yan po. Kayo po bahala kung gusto nyo po yung ganito, flat, o yung ganito na umbok. Etong flat kasi ginagawa ko po to sa puto leche. Ganyan. So, ginagawa ko po to sa puto leche. Kung gusto ko po, may leche plant siya sa ibabaw. Tuturo ko rin po sa inyo kung paano gumawa ng puto leche sa susunod ko pong video. Huwag niyo pong pababayaan ang aking channel, Chef Birdski po. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe. At saka, i-share po rin ninyo sa mga kuya ninyo, sa mga nanay, tatay po ninyo, sa mga kamag-anak ninyo na gustong matutong gumawa ng puto o pambenta nila. Ito po, maliit lang ang puhunan. Marami po kayong magagawa. Maganda po ito pang negosyo. At ipapakita ko. So, yan na po. So, sana may marami na naman po kayo natutunan sa araw na to. Sa pagka meron po kayong gustong itanong sa akin, doon sa comments po at saka suggestion, sa comments po, mag-suggest lang kayo kung ano po yung gusto ninyong matutunan sa akin at saka kung ano po nangyari sa puto ninyo na ginawa nyo. At sana maganda yung ginawa, naging resulta ng puto ninyo. Hindi man, i-suggest lang po ninyo sa akin sa comments. I-comments lang po ninyo. Tapos pag nagustuhan po ninyo, i-likes po ninyo, subscribe. Tapos pakipindot po yung mayroon dyang bell, yung bell button, pakipindot lang po. Tapos pakilike, likes na rin po. Para sa akin na rin po yun, tulong na po ninyo. At saka sa mga, ano po, sa aking mga kaibigan. Maraming salamat po, lalo sa mga OJT na mga nagtatanong, doon sa friends ko sa FB na nagtatanong tungkol sa puto, doon sa kamag-anak ko sa Bulacan na nagtatanong kung paano ginagawa ang puto. Ito po ang aking recipe. Yan na po. Ipopost ko na po yan sa aking YouTube channel. Thank you po. Maraming salamat.